Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Mid-year bonus ng mga kawaninang pamahalaan matatanggap na simula sa Mayo 15. Aplikasyon para sa ayuda sa minimum wage earners posibleng simula na ng DSWD ngayong Mayo. Civilian mission sa Scarborough Shoal dapat respetuhin ng China. Sa Today in Metro, ospital ng mga Chinese POGO workers na nag-ooperate ng walang lisensya, sinalakay. Sa MBC TV correspondents, dalawang sundalo patay matapos tamaan ang kidlat, apat iba pa sugatan. Sa MBC TV Sports, Signal HD muling nakuha ang kampyonato sa Spiker's Turf matapos ma-sweep ang crisscross. At sa Showbiz Spotted, Julia Barreto ibinunyag na ilang araw siyang na-confine sa ospital. Ang kanyang kondisyon, alamin. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Magandang balita mula sa Department of Budget and Management. Matatanggap na simula bukas ang mid-year bonus ng mga kawaninang pamahalaan. Mapa full-time, part-time o contractual man na ay makakatanggap ng nasabing mid-year bonus. Ang buong listahan ng qualifications, alamin sa report ni Let Narciso. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na matatanggap na ng mga kawaninang pamahalaan ang kanilang mid-year bonus simula bukas May 15. Kaugnay nito'y pinaalalahanan ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang lahat ng mga ahensya at tanggapan ng gobyerno na tiyakin ang timely release ng bonuses ng kanilang mga empleyado. Binanggit ni Pangandaman na nakasaad sa umiiral na rules and regulations na dapat maibigay ang mga bonus simula bukas May 15. Ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang sahod. Ipinagkakaloob ito sa mga empleyado na nakapagserbisyo na ng 4 na buwan simula noong Hulyo ng nakaraang taon hanggang May 15 ng kasalukuyang taon. Dapat ring satisfactory ang kanilang performance rating. Kabilang sa mga tatanggap ng mid-year bonus, ang lahat ng posisyon sa civilian personnel, regular man, casual o contractual, appointive o elective, full-time o part-time sa executive, legislative at judicial branches, gayon din ang mga nasa constitutional commissions at iba pang constitutional offices, state universities and colleges, at government-owned or controlled corporations na saklaw ng compensation and position classification system at mga local government units. Kasama rin ang mga sundalo't pulis at mga tauhan ng Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Nag-anunsyo ang Meralco na ang taas singil ngayong buwan ng Mayo. Ang pinakahuling detalye sa balitang yan, iahatid sa atin live ni Val Gonzalez. Val. Para nasahan na ng mga electric consumers sa Mega Manila, natataas lang 46 centavo kada kilowatt hour ngayong buwan ang bill ng mga consumer ng Manila Electric Company o Meralco. Ito ngayon ang inanunsyong dagdag singil sa kuryente na ipatutupad ngayong buwan ng Mayo. Sabi sa inilapas ng Meralco, ang mataas na generation charge ang isa sa dahilan ng power hike. Paliwanag ng Meralco, nagmahal ang presyo ng wholesale electricity spot market o USM dahil sa maigpit na supply habang tumaas naman ang power demand dahil sa mainit na panahong dulot ng El Niño phenomenon. Kung susumahin, ang 46 centimos kada kilowatt hour na dagdag singil ay katumbas ng 92 pesos na adjustment para sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatt kada buwan, habang 231 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt kada buwan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DGRH, ako naman, Val Gonzalez,
tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Posible nang buksan ng Department of Social Welfare and Development ang aplikasyon para sa ayuda sa minimum wage earners ngayong buwan ng Mayo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, inihahanda na lamang ang lokasyon kung saan isasagawa ang programa at ilan pang pagre-repaso sa pagpapatupad ng programa. Ang listahan ng requirements na kailangang isumite, alamin sa report ni Kyle Julias. Posibleng simulan na ngayong buwan ang aplikasyon para sa programang AKAP o ang Ayuda sa Kapusang Kita Program ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng programa na asistehan ang mga kababayang nangangailangan na kumikita lamang ng minimum wage o mas mababa pa rito. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, isinasaayos lamang ang mga rollout venue bago buksan ang aplikasyon para sa programa. Siguro within the month, Katuning, pulido lang namin, masigurado namin na maayos ang pagkaka-rollout nito. Pero dahil nga na-publish ng guideline, this month rin, para maa-anunsyo na yung mga rollout venues natin. Mm-hmm. Venues, ibig sabihin marami yan sa buong bansa sa ating mga webpage. Paglilinaw pa ni Gatchalian, hindi kasama sa AKAP program ang mga Pilipinong walang trabaho dahil mayroon anyang bukod na programa ang DSWD para sa kanila tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Samantala, oras na buksan ang aplikasyon, kailangan lamang magsumite ng anumang patunay na sila'y minimum wage earner tulad ng Certificate of Employment, Income Tax Return, Certificate of Tax Exemption o iba pang dokumentong magpapatunay na hindi sila kumikita ng mas mataas sa minimum wage. Gayun din, nakadepende naman sa kanilang pangangailangan ang kanilang matatanggap na tulong mula sa DSWD tulad ng rice assistance, food assistance, medical assistance, funeral assistance at cash relief assistance. Iba-iba yan, Jerry. Depende, di ba? Kasi ang AKAP, yung menu niya ay para sa mga services na inflationary. So, halimbawa, medical services. Depende rin sa social worker natin kung ano yung i-assess na pangangailangan mo. Mm-hmm. Burial assistance. Yung mga ganyang klaseng services na maaring ang isang minimum wage earner itamaan na hindi inaasang pagkakataon, tapos yung sweldo niya ay kulang. Alam ba, nagkaroon ng sakit sa pamilya. Mm-hmm. Alam natin, mataas ngayon ang presyo ng medical services. Hindi niya kaya ng existing niyang sweldo, kaya bibigyan ka ng gobyerno ng tulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Dapat nantuldukan ang investigasyon sa umano'y pag-leak ng mga dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kung wala namang iaharap na bagong testigo. Paniwala ng isang kongresista, wala silang patutunguhan kung kulang-kulang din naman ang ebidensya at kaduda-duda ang mga testimonya na inihahain sa kanila. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Dapat mamagitan na ang liderato ng Senado kung ipagpapatuloy pa o tatapusin na ang investigasyon sa PDEA leaks. Ito ay giniit ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon dahil kulang-kulang ang mga ebidensya at questionable ang testimonya ni dating PDEA Intelligence Officer Jonathan Morales. Kung si Bongalon ang tatanungin, bakit hindi imbitahan ng Senate Committee on Public Order ni Senator Ronald Bato de la Rosa, Sena Arturo Lascanias at Eduardo Asierto? Si Lascanias ang self-confessed na miyembro ng Davao Death Squad at si Asierto naman ay veteranong anti-drug operative na may mas kredibilidad anya na humarap sa mga imbestigasyon at makapagbigay ng linaw sa mga aligasyon ng drug campaign. Paliwanag ni Bongalon, sina Lascanias at Asierto ay naging bahagi na noon ng mga imbestigasyon at may maipinakikitang dokumento. Pakinggan natin si Congressman Jill Bongalon. Let's call these guys, Asierto and Lascanias, and we'll see kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo and kung ano talaga ang totoong okay ang realidad patungkol sa war on drugs dito po sa ating bansa. And let them, these guys, tell the whole world na kung anong kinalaman nila or ano ang nalalaman nila patungkol sa droga at mga naging biktima, most especially during the previous administration. Matatandaan sa interview, tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Morales na isang jukebox na basta maghulo ka ng pera, kahit anong kanta na gusto mo, aawitin niya. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino.
Sa kaugnay na balita, naniniwala si Senator Cheese Escudero na tila nawawalan na sa direksyon ang imbestigasyon sa kontrobersyal na leakage sa PIDEA. Giit ng senador, kailangan dumaan sa tamang proseso ang imbestigasyon sa pamamagitan ng isang resolusyon at hindi kung kailan lamang maisipan ng mga senador. Ang mga detalye alamin sa balita ni Raymond Dadpaas. Limitado lamang dapat ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng tinatawag na motu proprio investigation. Ito ang deklarasyon ni Senador Francis Cheese Escudero kasunod ng PIDEA leaks investigation ni Senador Ronald Pato de la Rosa sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ang PIDEA leaks ay ang hindi otorisadong paglabas ng dokumento o pre-operation report mula sa PIDEA na nagdadawit kay noon ay Senador Bongbong Marcos at Actress Maricel Soriano sa illegal drugs. Ayon kay Escudero, ginagawa lamang ang motu proprio investigation kapag nakabreak ang Kongreso at may nangyari na kailangan maaksyonan agad. Ngunit kung may sesyon ng Kongreso ay dapat magkain ng resolusyon ng sino mang senador na gustong magpaimbestiga upang dumaan sa Committee on Rules at i-refer ng plenary sa nararapat na committee na mag-iimbestiga. Hindi basta nalang magdesisyon ang chairman ng committee at magpatawag ng investigasyon. At ang motu proprio investigation ay kalimitan na ginagawa ng isang beses lamang. Kaya't pinayuan si Senator Bato na dapat ay may direksyon ang kanilang hearing. Dahil sa nangyayaring PIDEA leaks investigation ay lahat ng babanggitin na pangalan ng testigong si Jonathan Morales ay ipinatatawag. Kulang na lang ay ipatawag sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nabanggit din ang kanilang mga pangalan. Gaya kahapon ay nalantad lang ang personal na alitan ng mga dating tauhan at opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency na nauwi sa personalan, maliban pa sa personalan ni na Morales at Senador Jinggoy Estrada. Sa ika-apat na pagkakataon ay nakatakda sa araw ng Lunes, May 20, ang muling hearing sa Umanoy PIDEA leaks. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo, Pilipino. Dapat respetuhin ng China ang civilian mission na nakatakdang ikasa sa Scarborough Shoal. Paglilinaw ng National Security Council na walang kinalaman ang gobyerno sa pagpaplano sa naturang misyon. Ang buong detalye tutukan natin sa report ni Rose Babiera. Nanawagan ang National Security Council sa China na respetuhin ito ang isasagawang civilian mission sa Scarborough Shoal sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing kahapon. Nilinaw ng Assistant Director General ng NSC na si Jonathan Malaya na ang tanging layo ng Atin Ito Coalition ay maghatid ng mga supplies gaya ng krudo at pagkain sa mga mahingisda sa Baho de Masinloc. Pagdidiin ni Malaya, walang kinalaman ang gobyerno sa pagpaplano at pag-oorganisa ng civilian mission na ito. Ayon pa sa kanya, malaya ang China na mag-background check sa mga civilian vessels kung kinakailangan. Usap na lang natin sa People's Republic of China ay igalang nila yung paglalayag nitong mga barkong ito kasi they're civilian. Yes. They are not in any way connected to the government. Ito ay matapos na lumabas ang balita na naghahanda umano ang China ng blockade, kabilang ang 4 na China Coast Guard ships at 26 na militia vessels. Ayon sa maritime expert, nakaabang na ang huge force na ito sa mga posibleng ruta ng civilian convoy para harangin ang misyon. Siniguro naman ng NSC na nakaantabay ang pamahalaan para i-ensure ang maritime safety ng mga sibilyang kabilang dito. Nakipag-coordinate na rin ang Atin Ito Coalition sa Philippine Coast Guard para sa mga security protocols. Ang Atin Ito ay ikalawa na na supply mission matapos ikansela ang Christmas convoy dahil pa rin sa presensya ng mga Chinese Maritime at Chinese Navy sa isla noong nakaraang taon. Ayon kay Rafaela David na co-convener ng Atin Ito Coalition, naninindigan ang kanilang samahan na ang civilian supply mission na ito ay legitimate exercise ng bansa at karapatan natin sa sarili nating teritoryo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng volleyball, muli na namang namayagpag ang Signal HD Spikers sa Spikers Turf Open Conference. Matapos itong makuha ang kampiyonato, sa pangunguna ng national standout na si Brian Bagunas na sweep ng defending champs ang Chris Cross, ang winning moment ng Signal HD sa report na ito. He woke up when he got to the locker room. Back
Marco Bagunas on the line. And that'll do it. Brian Bagunas wins the championship. And the HD Spikers are back-to-back Open Conference champions. They're seventh in team history and their third Open Conference championship, taking down the King Crunchers. Signal HD Spikers are once again the Spikers Turf Open champs. Muling nakuha ng Signal HD ang kampiyonato matapos ang 2-game sweep kontra Crisscross King Crunchers. 3 sets lang ang kinailangan para mapatunayan ang kanilang domination sa paungunayan ng Finals MVP na si Brian Bagunas with 22 points in 15 attacks, 5 aces, 2 blocks and 8 receptions. Hindi rin nagpahuli ang outside hitter ng kupunan na si Jaur Umandal with 18 markers. Sa unang set, isang close 25-23 ang naitala ng Signal HD. Sa second, nakabangon ang defending champ sa 17-20 deficit kasunod ng ilang tira mula kay Bagunas at error sa parte ng Crisscross, ending set 2 with another nail-biting 27-25. At pagdating sa third, hindi na hinayaan pa ng Signal HD na ma-extend ang laban by sealing their victory at 25-21. Unang year ko dito sa Signal, then nag-champion pa kami. Hindi lang dahil sa nag-champion kami, nakita rin namin na sobrang dumadami na yung fans ng men's volleyball team. Sobrang thankful kami kasi nakikita namin yung growth ng men's volleyball team dito sa Pilipinas. Dahil dito, nakuha ng kupunan ng back-to-back Open Conference title at ang ikapito nitong overall championship sa Spikers Turf. Sa aking pagbabalik, Young Pilipinas, bigong makaabante sa Under-17 Asia Cup matapos ang draw sa South Korea. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Suspensyon ng 72 pang NFA officials na nadawit sa rice scam, binawi na ng ombudsman. Dating PNP Chief Albayalde handang humarap kung ipapatawag sa drug war probe. Today in Metro, ospital ng mga Chinese pogo workers na nag-ooperate ng walang lisensya, sinalakay ng pauksi. At sa MBC TV Sports, Young Filipinas, bigong makaabante sa Under-17 Asia Cup matapos ang draw sa South Korea. At sa balitang Showbiz Spotted, Julia Barreto ibinunyag na ilang araw siyang na-confine sa ospital. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Binawi na ng Office of the Ombudsman ang suspensyon ng higit sa 70 opisyal ng National Food Authority na nadawit sa kontrobersyal na rice scam. Ang mga detalye ibabalita ni Val Gonzalez. Absuelto na rin sa kaso ang 72 pang mga kawani ng National Food Authority na una nang pinatawan ng preventive suspension dahil sa umano'y maanomalya at paluging pagbibenta ng buffer stocks ng bigas sa bansa. Ito'y matapos na muling maglabas ng lifting of suspension ng Office of the Ombudsman batay sa 23 pahinang desisyon ng Ombudsman na may petsang May 13, 2024 at pirmado ni Ombudsman Samuel Martires. Inaatasan na bumalik na sa trabaho ang mga warehouse supervisors ng NFA na nakatalaga sa 11 mga regional offices. Matatandaang noong 4 ng Marso nang suspendihin ng 141 mga opisyalis at empleyado ng NFA dahil sa nabunyag na ilegal na bentahan ng buffer stock nito sa mga pribadong rice trader. Sa nabanggit na bilang ay umaabot na sa 76 ang naibabalik sa kani-kanilang mga pwesto. Sa ngayon ay 45 pa ang patuloy na iniimbestigahan kasamang dating NFA administrator na si Roderico Bioco. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. Nanindigan ang dating hepe ng Philippine National Police na si General Oscar Albayalde na handa itong humarap sa anumang imbestigasyon ng Kongreso kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Ang kanyang paliwanag, alamin sa ulat ni Nicole Lopez.
Handang humarap sa anumang investigasyon si dating PNP Chief General Oscar Albayalde ukol sa International Criminal Court na nag-iimbestiga sa war on drugs sa Damdaming Bayan, sinabi ni Albayalde. Sakaling magkaroon ng imbitasyon ang Kongreso o DOJ man sa kanya, tutugon naman siya at haharap sa mga pagdinig. Ito ang naging pahayag ni Albayalde matapos siyang pangalanan ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa expose nito na posibleng maimbestigahan ukol sa ICC. Bukod kay Albayalde, kabilang din sa mga pinangalanan ni Trillanes, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa. Natanong din ng dating PNP Chief kung handa rin ba siya sakaling mabigyan nga siya ng arrest warrant na batay sa tansya ni Trillanes ay darating umano sa Hunyo o Hulyo. Nananakot yata sa inyo si Senator Trillanes eh. Iba ka daw po. Kalagitnaan ng taon eh, may ilalabas pong arrest warrant po ang ICC sa inyo. Paano nyo haharapin ito? Paano nyo haharapin tutugunan na Jan Albayalde, sir? Leo, magkari po dyan. And of course, kailangan po natin na mag-establish kung meron po talagang kaso o wala. I think hindi pa po ongoing yung investigation. At wala pa nga tayong nakukuwang official coming from the DOJ. How can you issue a warrant of arrest kung ni-investigation pa po ay wala pa? Pinasalamatan din ni Albayalde si Pangulong Bongbong Marcos dahil sinabi nito na hindi niya hahayaan na manghimasok sa Pilipinas ang anumang foreign entity para mag-imbestiga. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong Martes, May 14, 2024. Batay sa pinakahuling satellite image mula sa PAGASA, may mga maninipis na kaulapan sa bahagi ng Central at Southern Luzon, gayon din sa Western Mindanao. Inaasang magdadala ito ng mga mahihinang pag-ulan, pero agad din naman itong malulusaw mamayang hapon. Samantala, frontal system o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin naman ang umiiral sa extreme Northern Luzon at magdadala ng maulang panahon sa Batanes at Cagayan. At tulad kahapon, mainit na bugso pa rin ng easterlies ang umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunman, mataas pa rin ang tsansa ng isolated rains at localized thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Kaya naman magbaong pa rin po ng payong bilang proteksyon. Dito sa Kamaynilaan, maglalaro sa 25 to 35 degrees Celsius ang temperatura, habang posible namang umakyat sa 36 degrees Celsius ang init sa Tagigaraw. Samantala, sa bahagi naman ng Zamboanga at Metro Davao, maglalaro ang forecast temperature mula 25 to 34 degrees Celsius. Para sa ating heat index forecast, nangunguna pa rin sa listahan ang Dagupan sa Pangasinan na inaasahang aakyat sa delikadong 47 degrees Celsius ang heat index. Sinunda naman ito ng Virac at Pili na may init factor na 46 degrees Celsius. Habang dito naman sa Pasay area, pasok din sa danger level na 43 degrees Celsius ang posibleng maramdaman na init ngayong araw. Tulad ng lagi naming paalala, bagamat nagpaparamdam na ang tag-ulan, hindi pa rin dapat baliwalain ang delikadong level ng heat index at ang banta nito sa ating katawan. Para naman sa ating 3-day weather forecast, dumako naman tayo sa Metro Davao kung saan magiging mainit, pero mataas ang tsansa ng localized thunderstorms hanggang sa araw ng Biyernes. Magbaon pa rin po ng payong at palaging maging alerto sa posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. At umantabay lang palagi dito sa MBC TV Network News para sa mga pinakahuling balita sa lagay ng ating panahon. Ito po si Arnold Herrera, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ibang balita, sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ospital ng mga Chinese POGO workers sa Macapagal Avenue na nag-ooperate ng walang lisensya. Ang buong detalye iyahatid ni Noche Cacas. Ipinadlak ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang ospital sa lungsod ng Pasay na umano'y walang permit to operate mula sa Department of Health. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad ang Habis of Asia compound sa Macapagal Avenue kung saan tatlong doctor at nurse na Vietnamese national maging ang isang Chinese pharmacist na naaktuhang ginagamot ang pasyente na walang maipakitang lisensya.
Dinala na sa Bureau of Immigration ang 5 foreign medical professionals. Maharap naman ngayon ang mga ito sa reklamong paglabag sa Hospital Licensure Act, Philippine Pharmacy Act, the Philippine Medical Act, the Philippine Nursing Profession Act at iba pa. Samantala, ang mga foreigner patient naman ay pinayagang makaalis matapos magpakita ng kanilang valid visa. Para sa MBC TV Network News, ako naman si Nochi Kakas. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinadeport ngayong umaga ang nasa 167 Chinese national na nahuli sa illegal na pogo activities sa Bamban, Tarlac. Umaga ng Martes nang dumating sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City ang mga pogo workers sakay ng 4 na bus. Batay sa assessment ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, gumagawa ang mga ito ng investment love cryptocurrency sa ilalim ng pogo. Sinabi sa DZRH ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na ilan sa mga inaresto ay walang naipakitang pasaporte at kahit anong kaukulang dokumento. Sila po ay i-deport dahil po number one po yung violation po ng condition ng stay nila. Wala po kasi mga present sa mga pasaporte, wala po pinapresent sa mga dokumento. Nung sila po ay mahuli po dito sa Jam Hub, dito po sa Banban, Tarlac. Agad bumuhos ang Get Well Soon messages para sa aktres na si Julia Barreto matapos malaman ng fans at kapwa celebs na ilang araw pala siyang na-confine sa ospital. Sa ngayon, top-priority daw ng aktres ang kanyang kalusugan. Ang iba pang detalye ay tutukan sa Showbiz Report na ito. Matapos ma-confine ng ilang araw, nakalabas na ng ospital si Julia Barreto. Itong ibinunyag ng aktres sa pamamagitan ng isang Instagram post. Hindi na idinetalye ni Julia kung bakit siya isinugod sa pagamutan, pero makikita sa isa nitong picture na mayroong nakakabit sa kanyang nasal tube. Very thankful naman ang aktres sa mga doktor at nurse na nag-alaga sa kanya sa nakalipas na ilang araw. Ayon kay Julia, magsisilbi itong reminder that health should always be a top priority. Agad namang bumuhos ang well wishes mula sa fans at mga kasamahan ng aktres sa industriya, gayon din sa kanyang sister na si Claudia at mami na si Marjorie Barreto na masayang nakauwi na sa kanila si Julia at nagpaalala sa anak na health is wealth at more rest please. Magunita na huling laman ng balita ang aktres nang makumpirma ang kanilang pagbabalik-tambala ng kanyang ex na si Joshua Garcia para sa isang pelikula. At nito lang Marso, usap-usapan sa social media ang muling pagkukrus ng landas nila nang nakaalit ang aktres na si Bea Alonzo kung saan ang dalawa nakitang nagtawanan at nagyakapan sa dinaluhang party. At sa aming pagbabalik, reunion ng former 21 member na si Sandara Park at kanyang dating teacher sa Pasay City umantig sa puso ng netizens. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Cope Thunder Exercise ng Pilipinas, si US Air Force nakatakdang gawin sa Norte. Sa MBC TV Correspondents, Backhoe Office. Ilalagay sa yellow alert ang Luzon grid mamayang hapon hanggang gabi dahil sa manipis na reserba sa kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 15 planta ang nag-force outage habang 4 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Magsisimula ito mula 1 hanggang 5 ng hapon na magpapatuloy mula 8 hanggang 10 ng gabi. Inilalabas ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang partnership sa pagitan ng public at private sector para sa tuluyang paglago ng ating turismo. Ayon sa Pangulo, hindi maikakaila ang malaking ambag ng pribadong sektor sa muling pagsipa ng economic performance ng bansa.
Narito ang report ni Arnold Herrera. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos na lalong pagtibayin ang pagkakaisa ng gobyerno at pribadong sektor sa pagpapaunlad ng turismo ng bansa. Sa kanyang talumpati na ibinahagi ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng pribadong sektor sa paglikha ng trabaho, pagtaas ng kita at malawakang paglago ng ekonomiya. Gayunman, nagpaalala rin ito na maliban sa pagiging entrepreneurs, ay tungkulin din itong magbigay sa mga kababayan natin na kaisa sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Sa katunayan, maging mga content creator ay pinuri ng presidente dahil anya sa kanilang mahalagang tungkulin na ipakita sa mundo ang di matatawarang ganda ng Pilipinas. Samantala, kinilala rin ng Pangulo ang aktibong pagkilos ng Department of Tourism para makamit ang isang sustainable, resilient at competitive na turismo. Batay na rin sa layunin ng National Tourism Development Plan para sa taong 2023 to 2028. Kumpiyansa naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ito na ang simula para tuluyan ng makabangon ang turismo ng bansa matapos ang pinsalang idinulot ng COVID-19. Para sa MBC TV Network News ito, si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay ang dalawang sundalo habang apat na iba pa ang sugatan matapos tamaan ng kidlat. Yan at iba pang mga rumarapitong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Kalinga. Nasa 22 sundalo samantalang nasugatan naman ang apat na iba pa matapos silang tamaan ng kidlat sa hangganan ng West at Uma sa Lubagan at Balatok sa Pasil, Kalinga. Kinilala ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ang mga nasawi na sina Corporal Andrew V. Monterubio ng Gamu Isabela at Private Inmongog Arunchay ng Sadanga Mountain Province. Ang mga nasugatan na isinugod sa Kalinga District Hospital ay sina Sergeant Dennis Baranao, PFC Melvin Dangalan, Private Abigail Wingan at Private Riel Angya. Nagsasagawa ng security operation ang anin na miyembro ng 54th Infantry Battalion ng Philippine Army laban sa komunistang teroristang grupo nang bigla umanong tumama ang dumadagundong na kulog na sinabayan na malakas na kidlat at tinamaan ng mga sundalo. Nagpaabot na ng pakikiramay si 5th ID Commander Major General Audrey Pasha sa pamilya ng dalawang nasawing sundalo. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang tatlong lalaki matapos bumanggang kanilang motorsiklo sa rescue vehicle ng lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental sa Aguilias Zayco Avenue ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Captain Julian Vinson, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City PNP Station, unang idineklarang dead on arrival si Glenn Ramirez ng Barangay Uringao, Jovan Pineda, residente ng Nueva Ecija, at Brex Ralios, pawang mga sakay ng kanilang motorsiklo. Dagdag pa ni Vinson, mabilis ang pagpapatakbo ng kanilang motorsiklo na ang biktima kung saan bumangga ito sa papaparating na rescue unit na mayroong kargang pasyente na minamaliho ni Paul De Los Reyes ng Barangay Kamingawan ng nasabing lungsod. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at damage to property si De Los Reyes na detinado sa Kabangkalan City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino. Napagkalooban ng Certificate and Resolution for the Drug Lord Status ng Barangay Bubunot, Dasul, kasama sa resolusyon para sa retention ng 14 drug lord barangays, at ang resolusyon ay para sa no active drug personality at tatlo pang drug free barangays sa nasabing munisipalidad. Pinangunahan ni PDEA Pangasinan Officer Mr. Richie Camacho ang nasabing okasyon na dinaluhan ng lahat ng mga barangay official mula sa 24 na mga barangays ng bayan kasama ang mga municipal anti-drug abuse council at si Chief of Police Captain
Captain Simeon de la Cruz na nagpapasalamat sa PDEA at sa pakikisa ng mga residente ng Barangay Bubunot na napagtagumpayan laban sa illegal na drug at nanawagan ito sa mga mamamayan sa 10 mga barangay ng Dasul na tuluyan ang iwakse ang illegal na droga para sa pagunlad at kapayapaan ng komunidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isang proposed ordinance naman ang ipinasa ng sangunang panlalawigan Northern Samar na palakasin pang immunization program sa probinsya dahil sa nakaka-alarma at nakakabalang pagbaba ng immunization coverage ng mga bata sa Pilipinas. Sa sesyon ng sangunang panlalawigan, inihain ni Board Member Albert Lucero ang nasabing ordinansa na may titulo, An Ordinance Strengthening the Vaccination Program by Providing Bakuna Champion to the Province of Northern Samar, Providing Funds Thereof and Other Purposes. Binigyan din ng opisyal ang nakakabalang datos ng Pilipinas sa isa sa may mataas na bilang ng mga batang walang bakuna. Ibinahagi ng opisyal ang nakasaad sa Republic Act 10152 na mandato ng Estado ang pagpapatupad ng komprehensibong mandatory immunization program for vaccine preventable diseases sa lahat ng mga bata. Suportado naman ang sangunang panlalawigan members ang nasabing ordinansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipinas. Matatapos na ang isang buwang grace period na ibinigay ng presidente sa mga e-bike at pedicab driver na dumadaan sa ilang ipinagbabawal na national roads sa Metro Manila. Sa nalalapit na pagbabalik ng operasyon ng MMDA, mga motorista, naka-adjust na kaya? Suriin natin muli ang parusa sa mga mahuhuling lalabag dito sa report ni Rose Babiera. Matatandaang 18 ng Abril nang isuspenda ng Metropolitan Manila Development Authority ang pag-i-issue ng ticket sa mga driver ng e-bikes at e-trikes na dumadaan pa rin sa ilang ipinagbabawal na national roads sa Metro Manila. Alinsunod ito sa direktiba ng presidente na bigyan muna ng isang buwang palugit ang mga motorista para mas maging pamilyar ang mga ito sa bagong set of rules at mai-adjust ang kanilang mga ruta. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. Sa ilalim ng grace period na ito, sinisita pa rin at pinapangaralan ang mga motorista. Pero hindi muna sila tinitikitan o pinapatawan ng parusa ng mga opisyal ng MMDA. Gayunpaman, sa nalalapit na paglilift ng suspension, masugid muling nagpapaalala ang ahensya na ayon sa MMDA Regulation 24002, ang mga magmamaneho ng e-bikes, e-trikes, tricycle, pedicab, pushcart at kuliglig na mahuhuling dumadaan sa mga sumusunod na kalsada ay pagmumultahin ng 2,500 pesos. Kukumpiskahin din at i-impound ang kanilang mga sasakyan kapag napag-alamang hindi ito rehistrado o kaya na may walang lisensya ang naturang driver. Kung meron pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng football, heartbreaking ang naging exit ng Young Filipinas sa AFC Under-17 Women's Asia Cup matapos ang draw match kontra South Korea. Bagamat bigong makaabante sa semis, the future is bright pa rin para sa ating mga batang atleta dahil sa ipinakita nilang magandang performance sa tournament. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Tinapos na ng Young Filipinas ang kanilang kampanya sa AFC Under-17 Women's Asia Cup matapos ang isang draw kontra South Korea sa final stage match. Sa early game, magandang ipinakitang laro ng Nationals with Ariana Markey getting the goal at 38th minute. Ngunit sa second half at 74th, nasecure ni Byom Yeju ang goal para sa South Korea. Pero maituturing na heartbreaking ang nasabing goal mula sa Socor dahil ilang sandali lang bago ito, napatumba ni Cassie Perry ang defender nito mula sa Young Filipinas na si Icy Lincia. Pero bigo ang referee na tawagan nito ng foul at nagpatuloy pa rin ang laro. Dahil sa draw,
Parehong nakapagdala ang teams ng 4 points pero makakaabante ang South Korea dahil sa goal difference nito. Habang nanguna naman sa standing ng Group A ang North Korea with 9 points mula sa 3 laro. Tanging ang top 2 teams ang aabante sa semis at ang top 3 teams naman sa dulo ng tournament ang makakasecure ng spot sa FIFA Under 17 Women's World Cup. Sa kabila ng pagkabigo, hindi nito nabura ang magandang laro ng ipinakita ng Pilipinas matapos dominahin ng host team Indonesia sa unang game at 6-0 final score. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa bansa ang binansagang pambansang krong-krong na si Sandara Park. At sa pagkakataong ito, bumisita ang K-pop superstar sa kanyang dating paaralan sa Pasay City. Si Dara labis namang nasurpresa nang muling makita ang kanyang grade 6 advisor. 20 taon na ang nakalipas. Ang kanilang emotional reunion, panoorin sa Showbiz Report na ito. Naging emosyonal ang pusong Pinoy na K-pop superstar na si Sandara Park sa muli nilang pagkikita ng kanyang dating guro sa pinasukang paaralan sa Pasay City. Sa latest episode ng Dara Tour, kasama nito ang kanyang former bandmate na si Minzy nang bumisita sa kanyang alma mater. Nag-reminis si Dara sa loob ng dating classroom nang biglang dumating ang kanyang grade 6 advisor. Baka sa mukha ng singer ang pagkagulat na dali-daling yumakap sa naging guro 20 dekada na ang nakalipas. Sandara, remember me? Yes. Oh, you're so nice here. To see you. Woo! Nice to see you. Oh my God. Nice to see you. I'm so in here. Oh, so good. I was your advisor, remember? Yes. Oh, okay, how is it? I was your teacher, Sandara's friend. Hello. Hi, hello, nice to meet you. I was her advisor when she was in grade 6. Yeah. Paglalarawan ng guro na 39 years na palang nagtuturo sa naturang paaralan, isang tahimik na estudyante noon si Dara, kaya naman very proud daw ito sa nakamit na tagumpay ng K-pop star. Maliban sa kanyang dating school, pinasyal din ni Sandara si Minzy sa Pagsanhan Falls sa Laguna. Kung matatandaan, year 2004, sumikat ang binansagang pambansang krong-krong ng Pilipinas matapos sumali sa isang reality-based talent competition sa Kapamilya Network. At makalipas ang 5 taon, nag-debut ito bilang miyembro ng South Korean girl group na 21. Para sa MBC TV Network News, ito pang inyong Showbiz Angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.